Kumusta kayo mga kapindot? Ito ulit si Kuya Chris, nagbabalik para sa episode 4 ng ating database tutorial kung saan ang i-discuss natin ay tungkol sa normalization. Let's go! Normalization, isa itong technique sa database kung saan hinihiwa-hiwalay mo or ino-organize mo ang data sa multiple tables. Bakit? Para maiwasan natin yung redundancy. Teka, ano ba yung eksena sa redundancy? Sa redundancy, nagkakaroon ng repetition of data across tables, no? At ang nangyayari, pag nag-i-input ka na nag-i-input, nagkakaroon ka ng mga tinatawag na anomalies. Teka, sa pag-i-input lang ba o sa pag-i-insert lang ba? Hindi po. Nagkakaroon tayo ng anomalies sa inserting, updating, at deleting ng impormasyon. Tingnan natin. Paano ba yun umi-eksena? Sa pagkakataong ito, gumawa ako ng example, no? Meron akong example na table dyan. At sa table na example ko, ang nakalagay dyan, meron akong mga estudyante sa isang student table, no? Sa student table ko, meron akong John Doe, Jane Smith, Chris Adams, Joe Ryan, and Raylis na mga katang-isip ko lang. At silang lahat ay BSCS or ComSci, no? Ang course. At dahil BSCS sila, iisa sila ng advisor at yung advisor nila, iisa ng office number. Ulit-ulit, di ba? So every time na may mag-e-enroll, magkakaroon tayo ng problema dyan. Ito ay isang perfectong example ng redundancy. Oh, tignan ninyo guys, etong part na to, yung course, advisor, saka office number, lagi mo siyang nilalagay. Kahit na pare-pareho lang naman yung laman. BSCS, Mr. Johnson, 123456. Student 105. Pangalan, tapos BSCS, Mr. Johnson. As long as BSCS yan, matik yan. Parehong Mr. Johnson, parehong 123456 yung number. And that is redundancy, my friends. No? So, ayaw natin yun. No? So, yun yung susolusyonan natin. Hindi man natin mawala totally yung redundancy. Gamit ang normalization, mababawasan yan. Pero tingnan pa natin, ano pa ba yung suliranin o yung problema pagdating sa redundancy, no? Ayan. Magkakaroon tayo ng tinatawag na insertion anomaly. So, kapag ka nag-i-insert ka ng impormasyon, kailangan mo ilagay lagi yung mga impormasyon na paulit-ulit na lang. Ayaw natin yun. Magiging mabigat yun kasi lagi lang siyang magkikreate ng mga impormasyon at yung mga yan, bawat column na yan, umi-eksena yan pagdating sa storage capacity, sa processing, etc. No? Pagka marami na yung impormasyon at marami na yung data na pinaprocess. Ayan. So, paano naman ito nagkakaproblema sa pagdidelete natin? Paano nagkakaroon ng deletion anomaly? Kapag yung student table natin, later on, naubos ang laman yan. Ayan, yung kahuli-huli yan, si Jando, binura natin. Wala nang magiging impormasyon tungkol sa course at sinong advisor nito at office number nito. Diba? So, mangyayari, kailangan na naman mag-input at babalik na naman tayo sa insertion o sa inserting anomaly. So, hindi nagiging efficient yung trabaho natin. At hindi lang po kasi palima-lima, sampu ang pinaprocess nating data. Madami. So, kung sa 1,000 information data, ganito ang salakay mo, mababaliw ka. Mahihirapan ka, makukulitan ka sa tinatrabaho mo hanggang sa hindi na siya maging efficient at magkaroon na ng problema yung data mo, yung integrity ng data mo. Ayaw natin yun, mga kapindot. No? Bago natin alamin yung magiging tulong sa atin ni normalization, ano pa mangyayari kapag meron tayong redundancy na tinatawag? Magkakaroon tayo ng updating anomaly. Kung saan sa updating anomaly, halimbawa, ayan, meron tayong mga pagkakataon hanggang kay 104, ang advisor ng BSCS, si Mr. Johnson. Pag nagkaroon ng pagkakataon na si Mr. Johnson umexit na bilang faculty, ayaw na magturo, retired na, at pumalit si Miss D, mahihirapan ka kasi kung 1,000,000 yung estudyante na hinahandle niya, OA yun, no? So kung meron siyang mga 500 estudyante, 500 din yung entry na kailangan mong palitan na ang advisor nila si Miss Dina, hindi na si Mr. Johnson. So, kumusta ka naman nun, kaibigang oso, no?
mahihirapan ka nun. So, hindi nagiging efficient kasi kailangan mong baguhin lahat ng existing na applicable, palitan ng Miss D kasi sila na, siya na yung bagong ano eh, siya na yung bagong advisor. So, hindi masaya yon, no? Ayan, so ano kaya ang maitutulong sa atin nung normalization at paano natin gagawin yan sa tulong ng normalization, no? Sa normalization, ganito nangyayari. Meron kayo makikita dyan, yung nasa taas, yan yung ating lumang student table. Sa lumang student table natin, sama-sama sila. Ayan o, diba? Merong ID, merong name, merong yung kanyang course, tapos yung advisor and office number. So, ang ginagawa ng normalization or ang approach ng technique na yan, bibiyakin niya sa dalawang table. Kung saan, sa isang table, nandun lahat ng impormasyon tungkol sa student at sa kabilang impormasyon, andun naman, or sa kabilang table, nandun yung impormasyon ng faculty table. Paano naging tulong to? So, mangyayari dyan, every time na mag-insert ka, sagutin natin yung tungkol sa issue sa inserting anomaly, no? Sa inserting anomaly, ang mangyayari, every time na mag-insert ka, ilang info na lang kailangan mo ibigay. Yung ID number, yung name, tsaka yung course. And most of the time, yung ID na yan, auto-generated. So, dalawa na lang kailangan mo i-provide. Ano na lang? Yung name, tsaka yung course. Tapos, mangyayari, dun naman sa, ano, sa faculty, ang kailangan mo na lang gawin, isang beses na lang i-exena yung BSCS, tapos yung Mr. Johnson, tapos yung kanyang office number. Mangyayari, kapag nag-query ka, every time na merong estudyante na BSCS, andun siya magre-refer sa table na faculty table. Pag kailangan nilang ungkatin, sino ba yung advisor ng BSCS? That's the moment na i-access nila sa faculty table kung sino ba yung advisor ng BSCS, tapos kung ano yung office number niya. Okay, so nasagot natin yung inserting na anomaly. Pagdating sa deleting anomaly or deletion anomaly, kahit burahin mo lahat ng laman ng student table, mananatili po na may record pa rin tayo na kung sino ba ang may hawak na course na BSCS at ano yung office number niya. Kasi nakabukod yun sa ibang table. Nandun siya sa faculty table. Tama? So, sagot na rin natin yung deleting anomaly or yung deletion anomaly. Pagdating naman sa updating anomaly, pagka biglang napalitan ang advisor ng BSCS, ang mangyayari is kahit na marami pa yung student mo, pag pinalitan ko yan sa faculty, kung saan nagre-refer yung student table mo, palit lahat yan. Kasi hindi mo in-specific dun sa student table kung sino ba yung advisor ng BSCS. Nilagay mo lang BSCS. So, pag-check nila, sino na ba ngayon ang BSCS advisor? Makikita nila na si Miss D yung bagong advisor. Hindi mo kailangan palitan kung ilang libo man yung merong BSCS na course. Hindi mo kailangan palitan yung advisor nila. Kailangan mo lang pumunta sa faculty table, palitan mo yon at yung office number, at lahat na nung nasa student table, maaapektuhan nun. Hindi ka na nahirapan. At mas mabilis ang trabaho, at the same time, mas accurate. Etong approach na to, tinatawag din nila na divide and rule, kung saan sinaseparate mo yung mga logical independent entities, pero pinananatili mong related ang mga ito sa gamit ng mga tinuro ko nung nakaraan na mga primary key, foreign key, gano'n. Okay? So, ganun. Ganun na nangyayari dito sa normalization. Sige, up next, tuturo ko naman sa inyo kung ano-ano yung mga normalization types. Yung first form, second form, mga ganun na, tsaka third form. Meron tatlo yan eh, primarily. So, yun ang magiging susunod nating video. Sana, etong discussion natin ngayon, kahit maikli, eh na-enjoy ninyo, no? So, kita-kits tayo muli, mga kapindot, sa susunod nating video. Sana mag-subscribe kayo, mag-comment kayo kung meron kayong gustong matutunan at huwag ninyong kalimutang i-share to sa mga nag-aaral pa rin sa database. Maraming maraming salamat mga kapindot. Kita-kits ulit sa susunod na video.